Okay, for today's topic, I will be discussing the ridge counting as well as the Whorl tracing. So, unahin muna natin, ridge counting. So, nabanggit ko na yan sa inyo, di ba, nung mga unang topic natin, na kung saan ang ridge counting is essential to identify if the pattern, kung yung fingerprint pattern natin ay loop type pattern ba. Di ba? Kasi sabi natin, dun sa third essential element ng ating loop pattern, di ba, kailangan daw may ridges na responsible for ridge counting. So, mahalaga, di ba, na alam natin muna, di ba, on how we're going to locate the delta and core, kasi sa kanila tayo magbabase. When we try to draw an imaginary line between the delta and core, yung ridges na mapapasadahan natin, yun yung bibilangin natin, dun tayo magbabase for the ridge counting. So, yun na nga, the ridge counting, yan po yung process of counting the ridges that touch or cross an imaginary line drawn between the delta and core of a loop. So, meaning to say, ang ridge counting po natin ay para lamang yan sa mga loop type pattern natin. Sa mga loops lang natin, walang problema dyan kung ulnar or radial loop. Basta loop pattern, automatic yan, ridge counting yung gagawin natin. Diba? Again, yan yung process na kung saan binibilang natin yung ridges that touches or crosses, diba? An imaginary line, once na gumuhi tayo ng line na yan, diba? In between the delta and core ng ating loop pattern. At yung ridges, or yung number ng ridges, for example, for this one, we have 25 ridge counts. So, yung number ng ridges between or intervening between the core and delta, ang tawag po sa kanila ay the ridge count. Yun yung tawag natin doon sa number ng ridges na nabilang natin, na nag-intervene between the core and delta. So, ang tawag natin sa kanya is ridge count. And then, yung process itself, ang tawag po natin is the ridge counting. So, yan po yon. Next, these are the rules in ridge counting. So, ito yung rules natin kapag tayo ay magbibilang na ng ridges, again, intervening between the delta and core. Yung mapapasadahan natin, di ba, kapag nag-draw tayo ng imaginary line, kapag pinag-connecta natin si delta and si core. Okay, kaunahan, kailangan natin gawin, locate the exact core and delta. Hindi natin magagawa ng maayos. Hindi tayo makakapag-count ng ayos. Hindi natin malalaman yung tamang ridge count kung una sa lahat, hindi natin malaman, di ba, kung saan natin nahanapin si core and si delta. So, na-discuss na natin yan, di ba? Sundin lang yung rules in choosing the core and delta. Wala tayo magiging problema, di ba? Locate the exact core and delta. Pangalawa, once na na-locate natin si delta and core, hindi po yan kasama sa counting. The delta and core, hindi yan po counted, di ba? Hindi yan kasama sa ridge count natin. Pangatlo, there must be a wide space between a ridge to the next ridge. So, ibig sabihin yan, di ba? Once na magre-ridge counting ka na, make sure na may white lines or white space, di ba? Between ridges, di ba? Hindi yung dikit-dikit siya. Katulad nito, for example, ito. Diba? Ito yung pangunang count mo, for example lang yan. Bago ka pumangalawa ng bilang, make sure na merong white line or white space between the ridges. So, yan yung naghihiwalay sa ridges natin, diba? Para mabilang natin sila, diba? Nang magkabukot, diba? Independent ridges na hindi sila magkadikit, hindi sila magkasama. So, dapat there must be a white space, a white line, diba? In between ridges na bibilangin natin. And then lastly, di ba, na-locate na si core, na-locate na si delta, ang kailangan natin gawin, di ba, count all the ridges that cross or touch the imaginary line between the delta and core. So, yan na nga yung nasa definition niya. Once na na-locate mo si delta, na-locate mo si core, gagawa ka ng imaginary line, di ba, na magkoconnecta sa kanila. And then yung napasadahan, di ba, yung nadaanan, di ba, ng line na yon, yun yung bibilangin mo. Yun yung responsible for the ridge count. Diba? Yun yung pagbabasehan mo for the ridge counting. And then again, ang delta and core, hindi yan kasama sa counting. Okay, next. Ito na yung rule, diba? Kung ilang count yung ibibigay natin sa ridge na mapapasadahan natin. Diba? Depende yan
Dahil nga may iba-iba tayong ridge characteristics, diba? Pag bifurcation ba yan? Crossing yung nadaanan natin or kaya that. Ilang count yung ibibigay natin? So, ito yon. Una, give one ridge count for ridge island or a dot. Yan yung napasadahan natin. Yan yung dinaanan ni imaginary line. One count for a dot. Diba? Sa island natin. Pangalawa, short ridge. Yan yung nadaanan natin. Diba? One count for short ridge. Pangatlo, long ridge or ridge ending. Sabihin natin na ito siya. Diba? Long ridge. A continuous ridge. Walang putol and so on. O kaya naman, ridge, diba, na merong ending. Ridge ending. Walang problema dyan kung interrupted ridge lang yan, diba? Naputol saglit and then dumiretso, walang problema. Basta pag yan yung napasadahan natin, diba? One ridge count for a single ridge. Yun lagi tayo. And then lastly, ganun din. Sa example na to, diba? Abrupt ending ridge. Meron tayong ridge na nag-end bigla and then wala nang kaduktong. Walang problema doon. One ridge count for a single ridge. Mapa yan ay long continuous ridge or dulo ng ridge, di ba? Or unending ridge, di ba? Na wala talagang kasunod, walang problema doon. Basta one ridge count para sa lahat ng yan. Di ba? Again, dot or island, a short ridge, maikling ridge, long ridge or ridge ending, and then abrupt ending ridge. One ridge count para sa lahat ng yan. Next, give two ridge count for the following. When crosses a bifurcation or immediately the point of the bifurcating ridges. For example, this is a bifurcation, di ba? Automatic yan. Kung dito dumaan, automatic yan. One count para dito, one count para dito. Kaya dalawa sila. Or kung dito siya mismo tumama, di ba? Sa point na kung saan dun siya nag-bifurcate. Di ba? Dalawang counts para sa bifurcation natin. Next, for ridge enclosure or lake na tinatawag natin. May isang ridge, diba, na naghiwalay and then nag-meet again, creating a lake-like structure. So, two counts para dyan. Of course, kapag dyan dumaan, dito, dalawang separate ridge na yan. So, two counts for that. Or for example then kung saan siya naghiwalay and then nag-meet again, dyan tumama yung ating line, diba, for ridge counting. Two counts para dyan. O kung dito man, two counts para dyan. Or kung dito man, automatic. Diba? Dalawang counts, diba, para dyan. So, yan po. Okay, next, for ridge crossing or meeting of two ridges, diba? Dun muna tayo sa ridge crossing. Dito tumama eksakto kung saan nag-intersect, diba, nag-cross or nagtama yung landas nila, two points para dyan. And then, automatic din, kung dito naman pumasada yan, diba, dyan dumaan, diba, magkabukod na ridge count para dyan, kaya meron tayong dalawa. Ganun din, for example, dito tumama. Diba? Dalawang magkabukod na counting para dyan. O kaya naman dito again, mismo sa gitna, dalawang counts para dyan. So, yan po yung sa ating ridge crossing. While sa converging ridges, may dalawang ridge na nagtama. So, na-discuss ko na yan sa inyo. Yung point of convergence niya, yung dulo kung saan nagtama, dyan mismo tumama yung imaginary line natin, two counts for that. And then, same lang din sa iba. Kung dyan tumama, diba? One count para dito, dito rin. Kaya, two counts lagi tayo for converging ridges. Kasi, una sa lahat, separate ridge yung dalawang yan. Diba? Two counts for that. And then, exacto kung saan din yung point of convergence. For example, dyan tumama yung line natin. Two counts for that. And then, ganun din sa bifurcation, sa point na kung saan nag-bifurcate. Two counts for that. And then, sa ridge crossing, kung saan nag-intersect, two counts for that. So, yan po yung rules natin. And then, meron pa tayong last rule. Kapag naman daw yung ating core ay isang rat, di ba? Kapag ang core daw natin is located on a spike, sa dulo, of course, ng ating rat, pero ang problema dito, di ba, tinamaan niya or dumikit siya, di ba, dun sa ating ridge, sa ating recurving ridge, katulad nito. So, ang ating rule daw dyan, ang recurve daw, kasama yan sa counting kapag only when the delta ay located below the line drawn at right angles on the spike. So, ano yung kanyang application? So, ito yung ating example, yung ating illustration. Dumikit, diba, sa ating recurve. Tumama sa ating recurve.
yung ating rad, di ba, basta wag lang yan lalagpas kasi magiging appendage na yan. So, for this case, di ba, kasama daw sa ridge counting yung ating shoulder or yung ating recurve kapag yung ating delta ay malolocate natin below the line kapag gumawa tayo ng right angle na drawing na ating linya. So, for example, eto. Eto yung ating core. Gawa daw tayo ng right angle, di ba, na nakabase kung saan siya nakabaling. So, eto yung ating core. Gawa tayo ng right angle dyan, di ba? Kung ang ating delta ay malolocate daw below the line drawn, kasama daw yung recurve na to, di ba? Yung ridge na to sa ridge counting. So, katulad din dito, di ba? Eto, nag-touch siya sa ating recurve. Gawa tayo ng right angle dyan, di ba? And then, kapag ang delta natin ay nalocate natin below the line, nandito si delta, kasama po itong recurve, di ba? Yung shoulder niya sa ridge counting. And then, sa kabaliktaran, kapag dito natin na-locate sa ibabaw niya, sa loob, yung ating delta, automatically, hindi mo kasama for ridge counting yung shoulder. Diba? Diretso tayo sa next ridge. Diba? Sa ridge na sumunod sa kanya. So, hindi siya kasama for the ridge counting. Again, kung ang delta natin ay na-locate natin dito sa area na to, diba? Dyan, sa ilalim again. Diba, kapag nag-draw tayo ng right angle dyan, nakita natin si delta sa ilalim niya, yung recurve na yan ay kasama for ridge counting. Ito. And if the delta ay na-locate dito sa ibabaw niya, sa loob niya, diba, hindi po kasama yung recurving ridge, diba, sa ridge counting. So, matik dyan yung ridges na sumunod sa kanya, yung kasama for the ridge counting at hindi kasama yung kanyang recurving. So, hindi kasama sa ridge count yung shoulder ng loop, diba, na kadikit niya. Unlike dito, diba, kapag dito mo na-locate sa baba niya, diba, kasama siya for the ridge counting. So, yan po yung ating last rule in ridge counting. Okay, for example, again, ang ridge counting for loop type pattern yan, maparadial ulna, basta loop type pattern na kung saan kailangan muna natin i-locate si core and si delta. And then, after nyan, yung ridges na madadaanan nyan. Kapag nag-draw tayo ng imaginary line, di ba? Connecting the delta and core. For example, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, di ba? 7. So, di ba? Ito yung line na ginawa natin, di ba? Connecting the delta and core. And then, yung mga ridges, di ba? Na napasadahan niya. Yun po yung ridge counting na ginagawa natin. And then, yung ridge na yan, diba, na binilang natin, ang ridge count po niya ay 7. So, yung 7 ridges na yan, yun po yung ridge count natin. And then, yung proseso na ginawa natin, diba, para mabilang or malaman si ridge count, ay yung ridge counting na sinasabi natin. Again, locate first the delta and core, and then yung ridges intervening between the core and delta, ayun yung bibilangin natin. So, another example, locate first the core and the delta. So, draw ng imaginary line and then apply natin yung rules. One count para sa isang ridge na to. And then yung pangalawa, we have bifurcation. Tinamaan nyo yung point of bifurcation. Two counts for that. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 ridge count para sa loop pattern na to. So, yan po yung ating gagawin for ridge counting. Kailangan lang magbilang and then kailangan lang i-apply yung rules, diba, kung ilang count ba, diba, per ridges. So, yan po ang ating rules in ridge counting at yung kanyang application. Next natin is the Whorl tracing. Okay, so Whorl tracing naman natin, automatic yan, diba, from the term itself. So, Whorl type pattern po natin yan ginagawa while the ridge counting para sa loop pattern lang po yan. So, Whorl tracing, diba, the technique of Whorl tracing depends upon the establishment of the focal points, which is the delta. Dahil nga po ang Whorl natin, meron yan two or more deltas. So, when the deltas have been located, ang gagawin po natin, the ridge emanating from the lower side or point of the extreme left delta, itatrace po natin yan until, diba, the point nearest or opposite the extreme right delta is reached. So, ito naman ang Whorl tracing delta to delta.
from extreme left delta, itatrace natin yung ridges hanggang makarating tayo, diba, sa right delta. And then the number of ridges intervening between the tracing ridge, diba, yun na-trace mo siya. And then yung ridges, between the tracing ridges hanggang makarating ka sa tapat ni delta, kapag nagawa ka ng linya rin, ng imaginary line, yung mga ridges, diba, intervening between the tracing ridge and then the right delta, yun naman yung bibilangin natin. Pero hindi tayo specific, diba, na number yung ibibigay natin, but instead, i-classify natin siya kung siya ba ay inner, outer, or meeting. So, i-discuss natin yan mamaya. So, for this example, diba, again, ang word tracing natin, ang concern natin ay yung two deltas. Or kung meron man yung more than two deltas, automatic yan po ay applicable sa ating accidental, diba? Lagi nating concern, diba, ay yung extreme left delta hanggang makarating tayo sa extreme right delta. So, for example, ito, diba, ito yung delta natin, i-trace natin yung ridges dyan, diba, hanggang makarating ka sa tapat ni delta. So, ito, for example, ito na yung tapat ni delta, right delta, and then yung mapapasadahan dyan na ridges. So, yung madadaanan natin na ridges, yan po yung aalamin natin kung ilang ridges yan para maklasify natin siya. Kung siya ba ay inner, kung siya ba ay outer, o kaya naman siya ay meeting. Diba, meeting world. Diba, depende rin yan kung yung tracing natin ay pumaibabaw kay delta, o kaya naman pumailalim sa kanya. So, isa-isahin natin sila. Okay, for the rules, diba, sa world tracing, again, isa-isahin natin. Tracing begins from the left delta until the extreme right delta is reached. Mag-i-start yung ating tracing from the left delta hanggang maabot natin, diba, yung harapan ng ating right delta. So again, for our first rule, ang lagi nating i-consider, diba, na start ng ating tracing ay yung left delta. So in this case, diba, we have left delta, right delta. Ang start ng ating tracing, left delta lagi. Another example, we have right delta here, and then meron tayong left delta dito. Diyan mag-i-start yung ating tracing. Another example, diba, we have the bifurcation here as the right delta. We have here the recurving ridge, diba, as the left delta. Diyan magsisimula ang ating whorl tracing. So, unang rule pa lang yan. Lagi tayo mag-i-start, magsisimula from the left delta. Laging tandaan, left to right tayo kapag whorl tracing. Delta to delta, left delta to right delta. Next rule natin. When the ridge traced ends abruptly, and it is determined that the ridge definitely ends, the tracing drops down to the point on the next lower ridge immediately beneath the point where the ridge above ends, continuing from there. So, ang rule natin, una, magsisimula tayo kay left delta. So, try natin mag-trace. Eto si left delta. Lagi daw tayo mag-i-start, magsisimula kay left delta. So, yan yung una nating tracing. Ang next rule natin, kapag daw yung ridge ay naputol, diba? Yung next lower ridge, immediately sa ilalim niya, diba, eto yon, dyan tayo magpapatuloy. And then, naputol na naman, next ridge sa ilalim niya, diba, eto yon, dyan tayo magpapatuloy. And then, naputol na naman, diba, sa lower ridge niya, hanggang sa makatapat mo si right delta. So, yan yon. So, mamaya, application natin, bibilangin natin yung ridges, diba, intervening between the core and delta. Ano yung application niya? Para maklasify natin again as inner, outer, and meeting. So, basta sa next rule natin, kapag naputol yung next ridge sa ilalim niya, yun yung continuation ng ating tracing. So, next rule, whenever the ridge traced bifurcates, the rule for tracing requires that the lower limb or branch proceeding from the bifurcation be followed. So, tandaan, diba, kapag daw ang ridge, diba, na tinetrace natin ay nag-bifurcate, laging yung pangalawa or yung outer or yung lower niya na branch yung pipiliin natin. So, in this case, ang ating dot is the delta. Ang una nating rule, diba, kay delta magsisimula yung ating tracing.
Pangalawang rule, kung siya is naputol o kaya naman maliit, katulad nito, di ba, wala nang kaduktong, automatic yan. Baba tayo sa ilalim niyang ridge. Ito yung continuation application ng pangatlong rule. Di ba, kapag nag-bifurcate katulad nito, nag-bifurcate siya, di ba, ang pipiliin natin ay yung ilalim niya na bifurcation or yung branch, I mean, di ba, yung ilalim niya na fork. So, ito yung continuation, nag-bifurcate na naman. So, ang pipiliin natin ay yung nasa ilalim niya. So, ito yung continuation hanggang makatapat na ulit natin si right delta. So, gawa tayo ng line. Ito mamaya yung pagbabasehan natin. Again, kung magiging inner, outer, or meeting siya. So, yan yung pangatlong rule natin. Ito na yung ating application. Kung siya ay makaklassify as inner, outer, or meeting. Isa-isahin natin. Okay, una. If the ridge traced passes inside o nasa ibabaw ng ating delta and then meron tayong tatlo or higit pa sa tatlo na ridges, di ba, na nabilang. Di ba, yung intervening ridges na nabilang natin in between the delta and then the tracing ridge, di ba, makaklassify natin siya as inner whorl. Again, kapag yung ridge tracing natin pumaibabaw kay right delta, di ba, at meron siyang 3 or more ridges kapag binilang natin, di ba, yung intervening ridges between the tracing ridge and delta, makaklassify natin siya as inner whorl. Kapag naman, pangalawa, if the ridges trace passes outside o pumailalim naman kay delta, and still, meron siyang tatlo or higit pa sa tatlo na intervening ridges, di ba, binilang natin and then meron tayong 3 or more ridges na pinasadahan, diba, in between the tracing ridge and then kay right delta, mako-consider natin siya or maka-classify as outer whorl. And then lastly, diba, all other tracings are designated as meeting. It's either yung ating tracing ridge, diba, yun din yung pinuntahan papunta kay right delta. Diba? Yun din yung right delta natin kapag tinrace natin. Hanggang sa right delta, ibig sabihin zero yung ating counting. Diba? Wala tayong nabilang na ridge counting kasi konektado yung tracing kay right delta. So, mako-consider po yun or makaklassify, I mean, as meeting whorl. O kaya naman, yung bilang natin ng ridges is 1 to 2 ridges lang at hindi umabot sa 3. So, meaning to say, kapag 1 or 2 lang yung ridges na nabilang natin, kesyo na sa ibabaw siya or pumailalim kay delta, kapag ganun, meeting po ang tawag natin doon, meeting whorl. It's either 0, di ba, wala tayong nabilang, or 1 or 2, di ba, walang kaso kung ibabaw or ilalim, meeting po ang tawag doon. So, ito yung ating table. Inner po kapag 3 or more ridges yung nabilang natin, basta pumaibabaw kay right delta. Outer naman kapag 3 or more pa rin, di ba, pero pumailalim naman kay right delta. Meeting tayo kapag 0, wala tayong nabilang kasi yung tracing ridge, doon na rin mismo yung ating right delta kapag pinagpatuloy natin yung ating tracing. O kaya naman at least 1 or 2 ridges lang, di ba? Ibabaw man o ilalim, meeting po ang tawag doon. So, ito na po yung ating application. For example, ito siya. Okay, inner tayo for example muna, kaunahan. Inner, tandaan, 3 or more ridges above the right delta, sa ibabaw ni right delta. Inner po ang ating classification dyan. So, first rule, ilocate si left delta. Ito si right delta. Ito siya. Mag-trace tayo hanggang makapunta sa harapan ni right delta. So, ito siya. Dahil nga sabi natin, sa rule natin, ang ating tracing magsisimula yan kay delta. So, dyan tayo mag-start. Diretso tayo dito hanggang makatapat natin si right delta. So, eto si right delta. Gumawa tayo ng linya. We have 1, 2, 3 ridges na nabilang sa ibabaw niya. Diba? Pumaibabaw sa kanya. Ito po ay classified as inner. Diba? Outer naman kapag, diba, 3 or more ridges sa ilalim naman niya. Pumailalim sa kanya. Application ng rule. Hanapin si left delta, sa kanya mag-i-start yung ating tracing, naputol, bumaba. Diba? Naputol ulit, bumaba ulit, naputol, bumaba.
naputol again, and then bumaba tayo hanggang makatapatan natin si right delta. Ito si delta, gumawa tayo ng line, and then we have 1, 2, and 3 ridges. So dito, still 3 ridges tayo, or pwedeng 3 or more dyan. For example, meron pa dyan. Ngayon naman, yung kanyang tracing, pumailalim kay delta. Diba? Kanina, sa ibabaw siya pumunta, ngayon pumailalim sa kanya. At yung ridges na binilang natin nasa ilalim ni delta, below the right delta. So ngayon, siya po is classified as outer. And the last natin, si meeting. Ito si left delta, ito si right delta. Ito yung start ng ating tracing, naputol siya, bumaba agad tayo sa kanya. And then, eksakto, yung tracing natin, yun din yung ating right delta. Ang tawag po doon is meeting. Wala tayong counting na nangyari. Wala tayong nabilang na ridges na pinasadahan niya. Meeting po ang tawag dyan. Or kaya naman, for example, eto si left delta, nag-trace tayo, diba? Nag-trace pa ulit tayo kasi naputol, diba? And then, eto na si right delta, tumigil tayo ng tracing sa harapan niya, and then nag-draw tayo ng linya. And then, ilan yung ridges na napasadahan natin? 1, 2. Diba? Ang sabi natin sa meeting, it's either exactly nag-meet yung ating tracing sa right delta, o kaya naman at least 1 to 2 ridges lang yung na-count natin. So, under po yan ng meeting. Again, we have inner, outer, and meeting. Okay, for our last rule, nabanggit ko nga kanina na under ng whorl pattern, meron tayong accidental loop whorl na kung saan automatic yan combination ng ating mga patterns, diba? Except kay plain arch, kung maaalala nyo. Diba? Automatic yan, magkakaroon tayo ng at least 2 deltas o kaya naman mas marami pa sa kanya, 2 or more deltas. Kapag ganun, ang pipiliin pa rin natin, mag-stick tayo sa extreme left delta at extreme right delta. So, ito, for example, basahin natin, accidental, diba, marami yung deltas, 3 or more deltas, tulad niya na sabi ko. In tracing them, only the extreme deltas yung kinoconsider natin. The tracing beginning at the left or extreme left delta and proceeding papunta kay extreme right delta. So, for example, we have 1, 2, 3, and then yung pinaka-extreme left delta natin, eto siya. And then yung pinaka-extreme right delta natin, eto siya. So, hindi natin to i-consider for the tracing. Hindi sa kanya mag-i-stop. Hindi sa kanya magbabase, diba, yung ating tracing, kundi dito sa extreme right delta. So, eto siya. Dito tayo magbabase for the whorl tracing. Extreme left and then extreme right. So, yan po yung ating last rule para sa whorl tracing. Madali lang naman ng ridge counting and whorl tracing basta marunong ka mag-locate ng proper core and delta. At kung marunong tayo, di ba, kumilala ng ridge characteristics. So, yun lang naman yon. And then, for our next topic, doon na tayo sa classification formula. Application na yun ng lahat. Di ba, yung pinakita ko sa inyo, na makikita nyo sa ibabaw ng fingerprint card, na merong mga letters, numbers, and so on, ano ba yung ilalagay natin doon? Application na po yun ng lahat. At application, kung marunong kumilala ng pattern, anong klaseng pattern yan? The ridge counting and then the whorl tracing. So, yan po muna sa ngayon. Thank you.